yung katangana, ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tanga mong funds. Eto na mga kadunatics, eto na ata ang isa sa mga pinaka-real talks na napakinggan ko. Parabang minasa, hiniwa, kinumot, tapos nilagay sa oven. Ganito ni Real Talk ng Makata Girl ang administrasyon ngayon. Grabe, pakinggan natin. Biruin mo lubog na sa baha, I love BBM pa rin. Dapat yung katangana, ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Kasagsagan ng bagyo, nakuha pang magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalunod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa naming matapos yung buisit na tarpaulin na yan. Alam mo, Martin, ang sarap mong palanguyin sa mura. Paulanan ng Real Talk tapos ihagis sa baha. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tanga mong funds. Kawawang mga taga-Bicol, kahit sino mapapashit. Habang yung representative nilang si Saldicon nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumanggi, mismong kalikasan na yung nag-fact check. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang-sira na. Pinaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na. Yung mga bangag, saka kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Saldicon. Sino dapat sisihin? Ako. Saldicon. Buti alam mo. Taglaan kami ng napakalaking dalaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutuusin. Aabot, siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Sana punta lahat dyan. Yan ang masaklap. Hoy, Plastic, ba't kami tinatanong mo? Ang tanungin mo, yung bobo mong kapatid sa yung pinsan mo. May saklap-saklap ka pang nalalaman sila, sisihin mo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga Pilipino, yung kapatid mo saka pinsan mo, kasuhan mo. Hindi yung daldal ka ng daldal dyan sa media, wala ka namang ginagawa. Kunwari, galit sa kapatid saka sa pinsan, hindi naman pala. Pangunahan mo yung hearing tapos patawag mo yung presidente. Hindi yung pasasakayin mo na naman kami sa balat ng mani. Alam mo na palang may nawawala, wala ka pang ginagawa. Pinoto ka ng taong bayan para mag-imbestiga, hindi puro dada. Hindi mo mahahanap ang sagot kung puro ka lang ngawa. Lubog na nga tayo sa utang, lubog pa sa baha. Basta talaga pambubudol, master nyo. Tapos kunwari may i-raid na warehouse ng bigas, wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan nito. Partida, kasama pa yung aso niya si Tulfo. Bakit ba laging kasama mo to? Sa Farmers Kubaw, kasama mo. Sa warehouse ng bigas, kasama mo. Paano ka namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan, guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinidikita ng lahat. Mapunta naman ako sa'yo. Bakit pati itong taong to? Itong taong to pati sa travel sinasama mo. Biruin mo si Mark Anthony Sayarot sa New York, sinama pa nito. Baliktad na ngayon, bagong Pilipinas, kaya yung kriminal protektado. O Igan, pasok! Igan, bistado umano'y Shabu Laboratory sa dalawang bahay sa Muntinlupa. Nasabat ang mga hininalang droga na nagkakalaga ng 136 million pesos. Pati ang mga makabagong makinarya na ginamit sa illegal na gawain. Sa bisa ng isang search warrant, kinalugad ng mga pulis sa taga-Pideya ang inuupahang bahay na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Tumambad sa kanila ang sandamakmak na kagamitan na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Nakasalansan pa sa tray ang mga hinihinalang shabu na luto na. Sa ilalim sa drug analysis at inventory ang tinatayang 20 kilo ng umano'y shabu na may street value na 136 million pesos. Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Cyther Aurelin. Nadakip din ang kasabuat niyang Pilipino na si Mark Sayarot. Grabe oh! Grabing super grabe oh!
Ito na yata yung pinaka-grabbing to the over, talagang to the very max, to the highest level na to. Biruin mo, presidente ka? Bakit kasama mo to? Ikaw, bobo nga. Kaya pala tabingi yung bunganga mo. Tapos nag-travel sa New York? Ba't kasama niya yan? Ano bang kaso niyang putragis na yan? RA-9165 lang naman. Ah, tungkol pala sa drugs yan. Pampaano ba yan? Pampabulol, saka pampaspeed. Pag nagsalitayan, yung Amerikano yung nagno-nosebleed. Nandiyan dyan si Saya Roth, malay mo, siya yung taga-feed. Kaya tingnan mo yung bunganga ni Bobong, kala mo na palo ng pala sa iwahig. Biruin mo, nag-travel yan, ha? Kasama yung hari ng pondo, si Bangag, si Kokak sa Amerika. Wala namang nakukuhang investor, parang tanga. Nag-travel yan, kasama si Saya Roth, sangka pa. Gamit pa pera ng bayan, saya-saya. Kasama pa si Cute. Cute! Grabe pagka-real talk ba? Believe na ako sa mga tanggal na ito. May makatang boy tayo, may makatang girl. Grabe. Please share this video or yung original video. Kasi gusto kong makita ng mga sambayan ng Pilipino to at maabot sa Malacanang. Grabe, totoo yung sinasabi niya. Si Mark Anthony Sarayot, tsaka of course, si Saldico at si Romualdez. Sila naman yung naghawak ng budget sa Pilipinas eh. Wala nang iba, dalawa lang, sabi ni Sarah. May pa, tour pa sila sa New York with the president? What the heck? Grabe. Lahat ng sinabi niya, totoong-totoo. Bakit? Few weeks ago, yung kasagsagan ng baha. Alam mo, andun yung DSWD ha, pera ng taong bayan. Pero yung mga tarpulin na sa likod, kay Romualdez, at iba pang mga congressman na crocodile. Biruin mo, andun din si Tulfo. Grabe, tikit ng dikit. Yung Erwin Tulfo na yan, yung bitag na yan, at saka yung kapatid niya si, ano yan, sino yun? Binibira na ang mga Duterte. Nagtatrydor na. Grabe. Kaya, never at never kayong maniwala sa mga Tulfo. Nakagalit talaga yung administrasyon ngayon, promise. Ewan ko ba, 2 years lang ha? 2 years lang, ganito na nangyari. Grabe ka gulo. Ewan ko. Hey, nako. Bye.